ang gobyerno ba ay nagbibigay ba ng sapat na pera para sa mga itong mga problema nyo, you know, computer labs, etc. Do you have enough money to undertake these programs? Ang katotohanan, kung sundin natin sa batayan ng ekonomista, may kulang pa rin. Kasi siyempre, magpo-propose kami, tapos ito ang ibibigay, tapos at dinadaan sa Kongreso, sa House, dumadaan sa Senado, and so on. And we do our best talaga. But you kaya have... we try to make up sa other sources, mga pero partners. Pero ang sinabi nyo na nung inaprubahan yung university free tuition, yes, kinuha nila ang pera ng DepEd para sa mga bata. Anong yes klaseng patakaran yan? No, major, really. Ano I mean, yan, this is not... Yes, major source ang DepEd. No? Kasi ang gusto ng mga sponsors na lalabas pa rin na ang edukasyon ay highest priority. Sa 2018 ito win, 579 billion ang nasa GAA 2018. This is lower by 32.6 billion. Nung pinasa yung batas tungkol sa ano, tungkol sa college education, eh wala naman siyang kaakibat na funding for this year. I don't know for 2019, but for 2018 walang funding. So ang ginawa, kinuha sa inyo at saka ibang agencies din, pero okay, kami ang pinakamalaki. 32 billion. Ito yung point na we can all agree on na mali yung ginagawa ng national government na they will prioritize one sector of education at the expense of another. Para exactly sa atin, dapat lahat yan bigyan ng budget. Yan rin yung dahilan po, Maring Winnie, kung bakit kami tutol talaga sa idea ng K-12. Kasi ang budget ng gobyerno, bilang mahirap na bansa lang tayo, developing country, maliit lang, parang D-list lang yan. Hahati-hatiin mo sa maraming needs ng bansa. Nung nagdagdag ka ng K-12, nagkaroon ka ng additional need nang hindi mo pa nasatisfy yung original needs. So nag-compound na yung mga problema, dumami, nagtambak-tambak. Kaya ngayon, napakahirap nang i-implement. Iyon yung okay point po namin. Do you think that the K-12 should be restudied? Medyo may kahirapan yan. Pero sabihin ko lang kung ano ang provision ng batas. Mm-mm. Kailangan every how many years, i-review ng Kongreso. Mm-mm. Kung how effective the law is. As a matter of fact, sana before the actual implementation, which was in 2016, dapat na-review sa Congress yung state of readiness ng bansa. Para and Congress sa, did not review the state of readiness. Because at that time, there were probably other concerns. No, this was in the year 2015. No, so every regular yan, this year, re-reviewin naman uli ng Kongreso. Uh-huh. Mayroong committee dyan. Okay. So lalabas yung mga challenges kung ipatuloy ba o hindi. Pero but, kung ako ang tanungin mo, naumpisahan na namin. Mm-mm. Marami na kaming nagawa. At saka hindi lamang, itong edukasyon kasi, Winnie, napansin mo, everybody is interested in education. Pag nakikita nilang may kulang ang edukasyon, papasok sila.